Business as usual na ngayon ang mga vendor sa Quiapo Underpass matapos magkatensyon doon kagabi. Pinagsisira kasi na matindera ang mga stall na itinayo ng Manila City Hall dahil sa napipintong pagpapaalis sa kanila. My report, si Ruth Cabal. Nagkagulo ang mga vendor at nagpakilalang tauhan ng Manila City Hall kagabi sa Lacson Underpass. Pinagsisira ng mga tindero ang mga stall na tinayo ng mga taga City Hall. 15 minuto tumagal ang gulo pero natigil din naman ito matapos masira ang mga stall. Binalikan namin ang Lacson Underpass ngayon at business as usual na naman. Ayon sa ilang vendors, ang gulo kagabi may kinalaman daw sa notice galing ng City Hall na hanggang December 31 na lang sila pwede magtinda dahil isasara ang overpass at aayusin. Halos 10 taon na raw may stall dito sina Erlinda. Kinagulat daw nila ang notice na nitong December 13 lang nila natanggap. Mahigit 7,000 pesos ang buwan ng renta na binabayaran nina Erlinda sa City Hall. Wala kaming pagkukunan. Siyempre, biglam-bigla. Lalo na ako, marami akong pinapaaral na po. May mga naglalatag lang ng mga paninda sa sahig at di raw nagbabayad ng renta. Pero kung sisingilin na raw sila ng City Hall, handa naman daw silang magbayad. Pero wag naman daw yung napabalitang 500 piso na renta kada araw. Willing kami magbayad doon po sa ticket. Okay lang po. 20 pesos po yung mini... Opo, per day. Ang ano niya, era para sa mahirap. Yung pala, ang nangyari po sa amin, hindi po para sa mahirap. Oh, para sa mayaman, lalo kaming nahirapan dito. Mawa naman kasi si Mayor, nasa natulungan, dito namin binubuhay ang pamilya namin. Paliwanag naman ni Manila Mayor Joseph Estrada, isa sa pribado na raw kasi ang operasyon ng Lacson Underpass para mas mapalaki ang kita ng lokal na pamahalaan, gayon na rin ng mga vendors. We need additional revenues. So to privatize that, and really the city will earn more. At saka it will be clean. By air condition, lahat, everything. Bibigyan daw ng 25-year lease contract ang kumpanyang mananalo sa bidding. Pero sa ngayon, hindi pa raw na-award ang kontrata kaya walang impormasyon si Estrada kung sino ang mga umano'y nagpakilalang tauhan ng City Hall na nagpapaalis daw sa mga vendor kagabi. Pinalawig pa nga raw niya ang December 31 deadline sa January 10 para makapagtinda pa sila sa pista ng Nazareno sa January 9. Eh, tatanggalin pa sila lahat. Hindi dadagdag ako rin yung mga... Okay. Yung mga jobless. Hindi naman erap para sa mahirap, magiging erap pampahirap. Hindi naman ganun. Ruth Cabal, GMA News.